thank you for sending your prayers. Hello? Hello? Papa Gino. Hello? Hello? Banji, right? Yes. Hi, Banji. Hello. Sorry to keep you waiting. Naganda ka matagal. Pasensya ka na, ha? Okay lang. I'm sorry to hear about your dog. Yeah, my son. So, my fur baby. Oo nga. I'm sure he'll be okay. Right now, he is okay. That's good. may radyong bukas po dyan? Wala. Actually, Papa Jack, nasa loob kami ng sasakyan. Okay. All right, ma'am. You are Vanjie. Ilan taon na po, ma'am? 41. Yes. Pag 41, ba edad na ho? Ha? Oo, ihinuho mo na nga ako. I'm 28, so just, I'm 34. You are driving, ma'am, or ano ka, passenger? Nagpalit na kami ng mister ko. Pero Tina, siya yung pinag-dial ko. Okay, para. So, what can I do for you, ma'am, tonight? Actually, I called, this is about a problem about friendship. Ah, ganun po ba? Oo. Sige po. Mas mura po ang charge ko dyan, mga 2-8 lang. Puro mukhang pera. Uy, biro lang mga kaibigan. I never own nagkahilig sa pera. Anyways, go ahead. Ayun. Naging kaibigan ko yung mga friends ko since elementary pa kami. How many are you in the group? Actually, we are 7. Alright. Kumbaga kayo yung ano, kayo talaga yung magkakatropa. Oo. Ayan. Kayo po ba yung naka-TNT? It's a tropa thing. Ba yan, naka-segue pa ako kasi may tropa challenge. Alright, sige, tuloy na po yung kwento. Ayun. So, bali sa pito sa amin, kaming apat yung, kasi yung iba nasa abroad na. Tapos, meron kaming isang friend na nasa US. And then, kaming apat dito sa Pilipinas. And then, siguro, ano ko ba explain? Nagkaroon kami ng fallout. Kaming tatlong magbabarkada. Kasi, yung isa, yung nasa States, kinampihan niya yung isang barkada namin. Alright, ma'am. Para maintindihan ko kung the gravity of the issue, ano po na pag-away-awayan ninyo? Actually, ano lang, issue about, social media post. Actually, ang babaw. Alright. Kayo pong pito ay puro babae? Oo. Before you tell me the entire story, ma'am, will it not offend you if I tell you tonight na it's a girl thing na mag-away-away? It's a girl thing? Ka-plastikin ako niyan. Parang tingin ko normal naman. Kaya lang yung sa amin, parang lumalim yung simpleng issue. Lumalim ng lumalim. Alright, okay. Sino po ang nag-post nito? I mean, yung nasa Amerika, nasa Pilipinas? Yung parehas na nasa Pilipinas, na-upset siya dun sa isang friend ko kasi nag-post siya ng picture actually na naka parang two-piece. Mm-hmm. And then, parang yung part nung nag-post is parang naka, parang sinade yung part niya, and then yung isa na-upset bakit siya daw parang naka-expose, parang ganon. So, okay, wait lang naman, hindi ko nang intindihan. May nag-post ng picture na nakatupis, pero ang nag-post, hindi yung mismo nakatupis, yung isang kaibigan. Oo. So parang, bakit mo pinost? I-picture ko yan. Na-expose ako, ganun. Without the permission of the one na nakatupis. Oo. Paano po ito, ma'am? Two-piece chicken o two-piece po na swimsuit? Swimsuit. Ah, so, mali ko makakain yan. Mali ko ba? Two-piece burger steak, di ba? Okay, tapos? So yan, bakit yung sa yung part, inedit niya, yung ganun. So ang king decision namin,
parang okay, siguro ang mas mabuti patanggal, i-delete mo na lang yung entire album. And then para wala na kasi may tag-tag, di ba, Papa Jack? Oh, yeah. So minsan ayun, parang sabi niya na delete niya na, pero after years na actually, biglang lumabas ulit yung picture. Ay, nako, sira ulo ang Facebook minsan, di ba? Sasabi niya, halimbawa, sabi niya, Vanjie, we care for you. Tapos lalabas yung memories mo. Yung mga tao ayaw mo na makita, lalabas pa. Apiste. Ayun, so yung issue na yun, parang... If you care for me, you will not hurt me. Tapos yun, Papa Jack, ano, bali... Parang doon na nagsimula yung issue, nagkampihan yung isa, parang sinabi niya na dinelete niya na, or parang pin-private niya na. So, pero ang gusto ba nung mismong tao, i-delete, wag i-private? Yes. Mm. Ang gusto na dalawa, nung yung friend ko na nagreklamo, parang, sige, delete na lang yung entire album para wala nang issue. Mm. Yung isa naman, kinampihan na yung nag-post kasi sinabi niya na, sinabi niya naman na naka-private na. Bakit kailangan pang i-delete? Mm. Babaw nga. Oo. So hanggang sa hindi na kami nag-usap-usap. And then, last year, I got married. Mm. Kailan nangyari po yun? Kailan nangyari yung ano, yung fiasco about the social media? 2 years ago. Mm. And so, you got married just last year? Yes. Oh, late bloomer ka. Actually, Papa Jack, 5 years na kami nung husband ko. Kaya lang last year lang kami nag-decide na... Uy, congrats! Alam mo, yung mga well thought, na? Yung mga... Kasi kung magkasama na kayo na matagal, honestly, mga kaibigan, there is a very little need to... Diba, diba? Yes. But if since you are very much willing to still undertake yung legal rights to each other, ibig sabihin you must love each other so much. Yes. Padala ka po ng 1-5, ha? Ang ganda yung sinabi ko. O, 1-2 na lang, 1-2. At joke lang. Tapos? Tapos yun, Papa Dasod, minessage ko ng friend ko na nasa state, and then nag-email siya sa akin, and then sinabi niya na hindi niya daw maiwasan na ayun, makarinig about the news, parang lumabas pa rin, nangibabaw pa rin yung friendship namin, kaya parang binati niya ako, and she wishes sana nandun siya. And then after a while, we had a discussion regarding dun sa isa ulit naming... Ma'am, wait lang, question lang. When you got married last year, naka-attend ba lahat na pwede maka-attend, or may mga nag-excuse because of the issue? Ayun, yung nag-post, actually nag-excuse pa. Pero she's known na kahit, alam mo yung pagka may kunyari, may occasion kaming magkikita-kita kami, kahit meron siyang appointment sa iba, she will make it a point na a-attend siya. Nung sinendan ko siya ng invitation, ang agad na na-reply niya sa akin is hindi siya pwede. So sumama yung loob ko, Papa Jack. Mm. parang lahat nung sa tagal ng friendship namin, kilala ko na siya kung paano siya pagdating sa yung mga okasyon, or kahit na late na siya, she will make it a point na darating talaga siya. Siguro, Papa Jack, yung in-expect kong reply niya, kung sinabi niya, let's say, may awarding siya sa work or whatever, siguro kung in-expect ko na reply niya, pasensya ka na, may awarding ako sa work, pero I will attend. Kaso yung sinagot niya agad is, hindi siya pwede kasi may awarding siya. Well, ganito na, Vanjie, yes. I'm sure that to you and a lot of people, it could easily be the most important day of your life. Yes. Tama, your wedding. Yes. But let's not try to fan the flame here and assume things on her behalf. Diba? I mean, wala namang point na dagdagan mo pa yung ikakasama ng loob mo by assuming things na talaga sinadya niyang dead man yung kasal mo. I mean, it was an answer from her, and who are we to tell her that she gave you the wrong answer? Na hindi nang kinagtampo ka. Tama?
Yes. Understandable yung kasi friends kayo. Pero wag ka na magdagdag pa ng ano nang. Ah, dapat ganito sinagot mo ganyan. Eh, ba't magaling ka pa sa sumagot? Yes. Iba, wag mo nang dagdagan pa. Okay. Okay, so yun. Okay? Tapos? Ayun. So, after that, yun, nag-email. Tapos, Papa Jack, dun sa, kasi parang civil wedding lang yung ginawa namin. Hmm. Kung parang po ito, ano talaga po yung nangyari? Civil wedding lang. Civil wedding lang. Kasi kung parang lang, baka parang kinasal ka doon. Ang pangit ng joke, ha? Tapos? So yung civil wedding, yung mga sponsors or witnesses, isa sa witness yung sa nagalit kasi pinost yung picture niya. Okay. Pero the difference is, siya is married na. Tapos yung isang friend namin na nag-post, actually she's still single. So parang nung tumawag sa akin yung best friend ko na nasa state, nag-email yung best friend ko na nasa state. So parang nag-chat kami, tapos yung naging topic is yung sinabihan niya ako, parang sinabi ko yung sama ng loob ko dun sa kaibigan ko, bakit ganun yung sinagot niya. So ang ginawa nung nasa state, pinagtanggol niya agad yung friend namin na yun. At sinabi niya na, bakit siya, wala siya doon sa witnesses mo, pero bakit si ganito nandun sa list ng witness? Question natin, there were 7 of you in the group, tama? Oo. Yung 6 na kaibigan mo, supposed to be part of the group, hindi kasama lahat? Hindi kasama lahat, kasi Papa Jack, di ba pagka-witness, parang ninong and ninang. Alright, so, but, ate kasi, di ba, ganito ano, I do not want, ate, in any way, that I will be casting bad light on your wedding. It's your wedding, for crying out loud. Alright? Yes. But, ate, the fact, ate, na sa mama ang loob mo, sa kaibigan mo, sa reply niya sa'yo, di ba, you were asking for a little bit more courtesy from her. Tama? Yes. Alright. Did you, at least in a way, ate, nung nagsulat ka ng witnesses dun sa kasal mo, ate, at hindi kasama yung iba, did you have at least the courtesy to tell the others? O hindi ka tinalagay kasi hindi masyadong marami? Kasi courtesy rin yun eh. Did you do that? Hindi. O, sira ka pa rin pala eh. I mean, it's your wedding, di ba? But since you're claiming to me na friends kayo, you could have at least made a courtesy to let these people know na courtesy yan eh, pala eh. Yung ang kinasama ng loob mo eh. Walang pinagkaiba yan sa pinag-umpisahan ng away ninyo, kung tampuan man yan. Diba? Uh-huh. Na nag-post ng picture without asking kung okay lang. That's courtesy. Tama? Yes. Oh, yes. And then who are you to make tampo sa kanila kung ikaw din pala, ganun ka rin. Oo. Okay. But, you know, ate, alam mo, going back, I will tell you now, okay? And I also have my set of friends. Siguro, di ba, kayong mga lalaki kasi, pag nagtampuan kami, 2 bote lang ng Vitamilk, okay na kami. Di ba, ang lalaki, di ba? Ang lalaki, weird kayo mag-away pag magkakaibigan. Suntukan tayo, labas mo na yung pawis mo, mamaya magkakamayan tayo. That's the way for men. Kayo mga babae kasi hindi kayo ganyan eh. Di ba? Matampuhin talaga kayo, sensitive kayo. And there's nothing you can do about it. Pagkataon nyo yan, tama mali? Yes, tama. Right. Diba kayo yung tipo ng tao, diba ang mga lalaki, pag nagpunta kami ng party at pareho tayong damit, magiging mag-best friend tayo. Tama? Brad, saan mo binili yan? Sa ano, ganito, naka-sale ako din eh. Picture tayo. Kayo mga babae, when you go to a party at may kaparas ka ng palda, mag-iirapan kayo. Because you're a girl. Babae kasi kayo. Tama? You are the type of person na when you call your best friend or one of your best friends para magtanong kung anong size ng kanyang sandals, ang dami yung topic, uy, kamusta ka na? Kamusta si pare? Did you go to ganito? Ang ending, oh, by the way, anong size ng sandals mo? Diba? Lengthy. Tama mali? Oo.
ang lalaki, di ba, ang, I mean, kami, pag when we call, Brad, ano nga ulit yung kulay ng ganito? Brad, oh, Brad, sige, bye. Tapos. No, I'm not, the point I'm trying to drive at, ate, is because nag-aaway kayo ngayon because you are girls. And it's part of the friendship. It's part of the friendship. So, my point is, magkabati-bati rin kayo. Siguro wala pa yung point, di pa dumarating yung pagkakataon para magkita-kita kayo, magbati kayo. But you've been friends since elementary days. Yes. Di ba? Yes. For kindness, ano, sake, ate, you've been friends for very, very long time now. Yes. Nama? Yes. Alam mo, ang kulang lang dito, wala sa inyo ang may bit-bit ng common ground. You and the others may kanya-kanyang kampi. Wala sa inyo ang tumatay yung common ground. Tama? Wala neutral ground. Ikaw may kakampi ka, isa may kakampi, kakampi-kampi. Ano to? Networking. Ang pusa. Mga downline, ba't ang mga talaga? Away-away kayo dyan? Diba? Yes. There's no point. Really, ate. Since you called my show, ate, I will not even tell you whether you are right, whether you are wrong, whether, diba? But I will tell you to be the one to invite everyone, diba, on the neutral ground, the common ground, and continue being good friends. Okay. Mag-chat ka na. Gumawa ka ng group chat, oh. Facebook, diba? Yes. Pangalanan mo ng parta yung tanga. Bati na tayo. Yung group chat, di ba? Oo. Talagay mo doon, si Papa Jack nagpangalan nito. Okay? Yes. Yeah. Anong? Banji! Yes, Papa Jack. Ano ulit yung ano, yung group chat name? Para tayong panga. May kadugtong. Ano? Bati na tayo. Ano na? Para tayong tanga, bati na tayo. Okay. Diba? So, Papa Jack, it is wrong for me to hold the grudge. At kahit kailan naman, kahit naman sa kaibigan natin, it's kailan ba naging tama, diba, to have a grudge against someone? Yes. Don't tell me na hindi mo alam ang sagot sa tanong mo. You know that, right? Yes. Now, I want you, isa-isayin mo yung anim na kaibigan mo and send out a message sa inyo dati yan. Ang mga pangalan nila, ana, mag-invite them na magbati-bati na kayo dali. Ang tatanda nyo na. Sorry, ha? Diba? Yes. Nakakatawa, diba? Oo, kasi parang feeling ko kung kailan kami nagkaedad, kapag kami naging... Oo, parang... pinaganda ko pa, tumanda ka mo, nagkaedad ka dyan. Ayun pa pala, Papa Jack, may isa pa. Ayun, nabalitaan ko na yung friend namin na nasa States, actually umuwi siya rito. Hindi nagpakita? Ha? Hindi nagpakita? Hindi. Eh, wala lang. Reach out eh. Sabagay. Ah, pero yung isang friend namin, she tried. Sabi niya, oh, uuwi si ganito. Ano sa tingin, parang siya yung she's trying to gumawa ng paraan para mag-meet kami. Ang sa akin naman, parang I'm afraid of parang rejection. Baka mamaya. So, yan lalalaya. Kakaganyan mo. Bakit? If, di ba, what's the worst that can happen? Are you going to evaporate and be a precipitation to the earth? Baka kung sakaling ma-reject ka, you know, that you are friends. You are not lovers. And you are girls. Yes. Diba? Sabi ko nga nung isang gabi, there's a manual to understand men. It's 2 pages. Diba? And maybe around 5 bullet points.
And there's a manual, mga kaibigan, to understand women. It's one entire encyclopedia set. Mga 12 volumes yan. Just to understand you, women. Totoo yan! Diba? And as a matter of fact, diba, mga kaibigan, girls cannot even fully comprehend another girl. Diba? But that makes you wonderful. Pagkatao niyo yan. You are naturally complicated. And that makes you wonderful. And that's okay. Oh, yung anong makaibigan mo, I want you to go ahead and invite them, di ba, na magbati-bati na kay Dalina. Go. Kailangan ko pa ba i-mention yung name nila? Anong pangalan ng tropaan ninyo? Bookworms. Talino pala ka. Really, you love reading books? Yes, especially nung high school. What was your favorite book in high school? Movie? Ah, really? I'll tell you what's your favorite book today. What? Facebook. It's a book. It's a book. Mga kaibigan, it's our favorite book. Anyway, your bookworm friends, what do you want to tell them? Maybe I'll start by saying sorry. Kasi I don't know, siguro masyado akong naging sensitive, and I wish na sana magkabati-bati na kami. Life is too short. Saka I really miss them. Linya mo kanina, I hope we can be friends again. At you never stop being friends. The mere fact na affected kayo sa bawat tampo ng isang member ninyo, you still care for each other. Right? Tama ba? Yes. So you didn't stop being friends. Diba? You just have to at least reignite the friendship again. Yes. Promise me one thing tonight. Yes, Papa Jack. You're gonna work hard to be the common ground of the entire group. Okay. Alright? Yes, Papa Jack. Kalimutan mo na yung tampo mo sa kanila kasi ala ka namang kikitain dyan. To be honest. Diba? Yes. Kasi kung may kikitain ka, babakas ako sa'yo. Sosyo. Tama? Yes. Mga kaibigan, sabi nila, best friends, mga kaibigan, di ba, are the siblings that God, di ba, has forgotten to give us. Tama? Yes. So, go ahead and reignite the friendship.
Thank you, Papa Jack. Diba? Ano kaya? Mag-vice pa kayo? Ano gagawin niyo? Mag... Ano ba ginagawa ng mag-friend sa babae? Manood ng ano? Ng sine. Kasi pag lalaki, iba pinapanood namin. Pumunta sa comedy ba? Ang pinapanood namin, ante pag lalaki, basketball. Iba na may isip niyo, mong laswa ng ulak ang mga ice club. Alright? Okay. Di ba? Thank you, Masa Jack. I have an idea. Yes. Na-budget ka ba? I mean, okay, ganda na. Go to the bookstore tomorrow and buy a book about friends and send all of them one copy each. Okay. Tapos, ipita mo ng picture nyo nung masaya pa. Bawat isa. Okay. Right? Yes, Papa John. Tapos, pag nagpadala ka na, di ba, ipapa-LBC mo yan kung ano man papadala mo, di ba? Uh-uh. Magsabay ka na ng 1-5 sa akin, ha? Okay. Hi. Okay, Papa Jack. I will be the common ground, I promise. Pag sinabing common ground natin, wala kang kampiyan, ha? Wala kang mabanggitin na hindi ka nagpunta ng kasal ko, eh. I will stop that. Alright? Yes. Hmm. This is the key. They never mention a statement that will provoke them to answer. Okay. Okay? Yes. Alright. Sige. Salamat sa pagtawag. Thank you, Papa Jack. Have a good night. Yes. Yeah, regards to the husband and to the friends. Say hi. Thank you, Papa Jack. Sabi ko hi, tumawa lang. Hello. Ano pong hawak nyo? Cambio o ano? Cellphone, Papa Jack. Ay, sorry. Sige. I-cambio yung para ano ba? Para po ano po. Maliko. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Thank you. Bye. God bless. God bless. Mga kaibigan, that was Vanji of Rizal. She is, she's having challenges with regards to the friendship. Ano pa friendship ka dyan? Friendship. Ganyan talaga pag ano, away-away talaga. Rampuhan, Diyos ko po. Normal yan. Ay, naku. Body-body lang sa mga... Uy, hello po sa pabisita ko dito, ha. Nag-care ko kayo. Hello to the Villaluna family. Ronald M. Dixie Villaluna. Salamat sa pagdalaw. Maligayang pakikinig po yan. Ah, sabi ni Sir Audie Di Sena, umura naman ng 1-5, oh. Adigay mo ano, 8-2. Hello mo kay Dr. Martin Martinez. Happy listening po. This came from a meeting of Rotary Club. Kagabi may Rotary Club member dito sa booth namin, Makati Chapter. Sabi ni Tita G, dogs are created by God. Actually, mga kaibigan, not to be biased, all animals are created. Diba? By the Creator. So baka sabi niya, Mapajak, eh, paano yung ibang hayop kinakain mo? I don't eat meat. Parang lang alam. 2 years na ako hindi kumakain ng any land-based animal because of my dogs. Nakahawa ako sa pinapatay ng hayop. But that's me. That's my lifestyle. So, I'm not trying to mali yung pagkumain ka ng steak. Masap ka matagay steak. Pero... Even in Bible naman, di ba? May mga kinakinate naman na hayop, inaalay. But siguro, andun na ako sa level na yun. I don't eat any land-based. Nakumakain ba ng fish, mga kaibigan? Malapit ko siyang i-give up. Anong kainin ko na lang? Sarili ko. Totoo. Fish lang kinakain ko. Ain't no land-based animals. Period. Sabi sa akin, paano yung buhaya? Sabi ko nga, no? Minsan nasa land, nasa tubig yun.
Di ba? Ano yun? Paano yung baboy pag pinalangway? Di ba hala ka? Palangway mo yung baboy. Ang katayin mo. Hindi yung flipper. Psychological lang siya, mga kaibigan. What started that? It started, mga kaibigan, when I saw a video of the Yulin Festival in China. I saw it, mga kaibigan, 4 in the morning. Lanong araw na yan, never na ang kumain ng kahit anong pagkain na may karne. Never na. Kahit na niluto mo lang ang pagkain, may kasamang karne sa tabi, hindi ko na kainin. Kain lang ako ng Magic Flakes, may Sky Flakes. Totoo yun, mga kaibigan. So yun, para lang maintindihan nyo ano yung gravity ng pagmamahal ko sa mga aso ko. To the point, I don't eat animals at all. So yun. Yung mga isda, parang isda pa, Jack, eh, masarap pa naman kasi. Tsaka, yung galunggong ng pagpindrito mo, naka-smile naman sila. Hindi ko alam, baka gusto rin nila yung naganap. Di ba? Kasi kung nag-smile pa siya, gusto rin niya yan. Di ba? Na hindi ko alam kung bakit yung alimango naman, pag niluto mo na alimango, nakapilantik pa rin yung sipit, kaya baka gusto rin niya ng yun. Ay, naku. Anong gawin ko ngayon? Slosy na pala, no? Pag rin naman, Mapa Jack, Luis Tetet, Rock Pine of Dubai, from Ate Julie, Sambawa. Mabati lang po ako, ha? Blewa, anong magandang kanta, mga kaibigan? Ha? Wala yas. Bitter ka? And if this is the last night with you, yung ba yan? Hold me like more than just a friend. Give me a memory. Okay, kumakatawa kayo, ha? Di ko alam, eh. Yung ba yan? Joke yan. Di ba lungkot? Masaya ako kasi yung aso ko, ano, doing fine. Ang tigas ng ulo? Ang tigas ng furniture? Walang basag yung bango. Mana sa akin, ang tigas ng ulo. Talaga. Puntahan niyo po yung sa Facebook ko, yung aking totoong pangalan, yung may blue check. May video dyan, time-lapse, na nagpapagupit ako. Kanina lang, yung aso po na kumandong sa akin, siya po yan. Oo. Hindi siya puti, dirty white siya. Tigas ng ulo. Puti dati, gulong-gulong sa ano, dirty na tulad. May maganda suggestion, ah, sabi ni Lori, ano daw, what are friends for? That's what friends are for, ba lang. Tama, di ba? Sige. Ano yun, di ba? Keep smiling. Di ba yun? Keep shining. Huwag ka shining. Knowing you can always count on me. Dion Warwick yan, eh. And friends, yan. Parang Barney and Friends yan. Tapos, ang kadugtong yan ay Rainbow, yan. Ng South Border. Take a little time, baby. See the butterflies. Cocoon. Ganun. May iba lang. Bakit ba nang alam ko yun? Ang kulit ko, no? Buti talaga may trabaho pa ako. Imagine mo. Puro kalokohan ginagawa ko sa ere. Tapos may... Sir, huwag yung si Bakensel. May Meraldo Bill kami. Kanina, in-announce ko na since someone donated money sa akin, sa may ginit ang pera for the, you know, hospitalization of Mocha, tinanggap ko naman kasi bahala ko talagang ipa 5-6 na lang sana. Tinanggap ko naman, mga kaibigan. Since the money, since may boy, Mocha, yung aking bunsong aso, ay ano naman, magaling na, sabi ko, i-donate ko na lang yung money sa bukas sa feeding program
ng ano ng team iBags. Diba? Kaya lang, mga kaibigan, di, sinabi ko na, ang ginawa nitong team iBags, nag-thank you na kagad. Thank you po. Hindi ka na mabawi tuloy. Bilisan ako Adidas bukas. Yung superstar. Alam niyo ba, may nakatawang Adidas, maganda. Megastar. Ako iba-iba lang. Ay, bakit may superstar eh? Diba? May mukha ni Ate Shawi. Bakang tahal. Sabi ni Ate Glenis, sad to belong daw. Ate Glenis, puro ka sad to belong. Ilang araw ka na. Ay, naku. Masaya na ako ulit, no? Grabe. Tingi pera. Mukhang pera. Ay, naku. Ano ba ito? Wala na ba? Wala mo lang internet? Wala. At bakit? Mabagal? Ala! It's turtle. Mabagal. Ay, nako. Ay, ay, ay. Thank you, mga kaibigan, for the prayers sa akin. Alam ko, alam nyo, sa ibang tao, baka may aso lang yan. But, anyways, mention na. And thank you to the dog angels who... Kailan lang kasi ang aso na yan? Ang kulit niyan. Nakaludok yan ng bakal. O, totoo, nakaludok ng bakal yan. Binos ko nga yung picture niya, yung x-ray niya. Nakaludok ng bakal yan, mga kaibigan. Tinawagan ako ng doktor. I was about to perform in Paddy's Point Antipolo. I was singing on stage. I was crying. Diba? Kasi sabi ng doktor, operahan natin yung aso, sir. Sumuka rin yan. Operahan natin yung aso, sir. Pero ano, hindi natin sure kung kakayanan niya kasi he was just like 4-week-old nung time na yan. So I was crying. Yung bakal. Tapos, after a few days, naipupo niya yung bakal na nakain niya. Oh, wala nag-aalala na ako. Baka mamaya, bigla mawala si Michelle sa bahay. Kinain pala ni Mocha. Si Michelle! Ay, kinain po ni Mocha. Oh, naniwala naman kayo sa sir. Alright, mga kaibigan, music of Diana Warwick and Friends with the song That's What Friends Bulol. Oh, basta pang friends, yan yun na. Here we go. Sabi ko, feeling, no? Yeah. Come on, can I touch your saxophone? Saxophone ka na yun. Fuck! Hi! Hi! Si Karang, kumakain na naman. Grabe ka naman. Baka. Parang kambing, lagi may inuya. Uy, mamay yung umaga, nasa ano ako, nasa LRMC. Mm-hmm. LRT compound sa Pasay, mga kaibigan, for the cleanup drive ng Estero 3 Padigalina. Ayan, nandiyan po ako, mga kaibigan, to host yung kanilang cleanup drive. Tapos, may hapon po, nandiyan po ako sa may World Trade Center for the Shell Bike Fair. Magkita-kita po tayo dyan. Tapos, tomorrow ng gabi, Paddy's Point, Angeles, Pampanga. Right? Paddy's Point, Angeles, Pampanga. Sunday ng gabi, Paddy's Point, Fairview. So, sa mga ano, mga nila lang mga kaibigan na ano na walang gagawin, sama-sama, together-together sa araw na yan. Eh, Kara, pwede lang ako mga gano'n lang. I-challenge ko lang yung mga tropa. May mga tropa dito ng mga ano, mga nanay, o tropang sopa. Ito ha. Sa mga magkakatropa dyan, join us nationwide, the Anti-Tropa Challenge, ultimate test of friendship ito. Dahil may physical, online, and mental challenges na talagang susubok sa inyong mga katropa. Pwede kayo manalo ng 1,000 pesos, smartphones, and a chance to be the next na maganda. TNT Tropa, mga kaibigan. Oh.
Kaya mati-TV kayo ulo. Diba? Oh. May the best tropa win. TNT Tropa Challenge, it's a tropa thing. Promo runs until October 31, 2016, mga kaibigan. To register, go to tntph.com/tropa challenge. PDDI FTEBS, PD permit numbers 9392, series of 2016. Kara! May caller na tayo. Oo nga. Babae. Taga-Pasig si Jessica. Hello. Hello po. Good evening. Hi. Hi, Didi. Didi Cara. Good evening po. Good evening, Dan. Sabi niya, good evening, Didi Cara. Grabe siya. Kakabahan na po rin. Kakabahan. Hi, what's your name? Jessica. Jessica. Apo. Alam mo kung bakit I always ask? Hmm. Ano pangalan? Nakakatanggal na nervous siya to say your name. Talaga? Kahit alam ko, I ask. Kasi it's something na kahit kinakabahan ka, sure kang kaya mo sagutin. Pangalan mo yun, nakalimutan pa ba? Malamang. Anong pangalan, ho? Jessica po. O, oh, kita mo? Sure? Yun lang, di sure. Ilan taon na? 23 po. Hmm. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho. Hmm. Meron akong joke para sa'yo, ha? Ay, no. Ha? Ano po yun? Nasaktan, nagmahal. Ikaw muna, dugtungan mo. Nasaktan. Yun, pak, wala, may tulong. Ano ba yan? Ikaw nga, Karan, nasaktan, nagmahal. Ako muna. Ah, sige. Nasaktan, nagmahal, nagpatuli. Ano ba yan? Kaya nga, iniwan eh. Ikaw. Wala. Galingan mo. Horny. Ikaw. Hmm? Nasaktan, nagmahal? Nasaktan, nagmahal. Kumain. Oo na! Tanggap ko naman eh. Kung wala ka nang maintindihan. Ayusin mo ah. Oo na. Jessica? Yes po. Sorry, kami lang inaabot mo tonight ah. Ano ang paglilingkod namin sa inigara? Huwag na ako nakakasya sa kanya para mawala yung kaba niya. Ikaw na lang. Nainlove po ako dun sa dati ko po siyang katrabaho. Then, nagkakilala po kami sa inuman. Tapos... Teka lang ha. Wait lang, naguluhan ako. Magkatrabaho kayo pero nagkakilala ka sa inuman. Ay, hindi po. Sige po, sa trabaho din. Yung tropa niya, tropa ko rin. Ay, crush ko siya. Sumasama ako dun sa limit niya. Tapos... Yung nakilala niya ako. In-love ako sa kanya. Kasi sobrang na-in-love talaga. Tapos ngayon, medyo may age gap kasi kami. Siya po, 36 plus. Tapos ako, 23. Ate, pakilakas nga yung voice mo. Hindi ko maintindihan ka. Sige po. Ligyan mo sa labi yung phone. Ah, sige po. Tapos po. Wala ka namang ginawa. Sige po. Yun na nga po. Ayun. Tapos, ginagawa, parang ginagawa niyang big deal. Then, lagi niya akong kinakumpare dun sa mga past niya. Kasi magka-text na kami nun eh. Pagkatapos ko kayo na, lagi na kami magkakasama sa gimmick. Yun na, nagkakatext-text na kami. Mm. Tapos, sinabi niya na pare-pareho lang yung mga babae, may lihim, gano'n. May ano, may? May mga nililihim daw po. Nililihim. Lahat naman, kahit lalaki, may nililihim eh. Yun na. So, maraming nililihim mga lalaki. Diba? Gusto kasi niya, yung side lang niya yung laging pakinggan. Yung lagi kong tindihin. Yung ba? Ganyan talaga yung mga yan. Ay? Tapos, sol. One time po, sinabihan ko siyang bitter nga. Sabi, ayaw umamin. Hindi daw. Pagkatapos nun, hindi, parang okay na kami, nagka-text-text. Nagkaroon na kami yung sariling lakad. Mapunta na siya sa bahay namin. Hmm. Tapos, nung nagpupunta sa bahay ninyo, magkaano-ano kayo? Parang magka-sex lang, parang okay lang kami, yung parang lang... Nagpunta sa bahay niyo, sinasabi mong bitter, tapos wala lang, magka-text lang kayo? M.U. Mapunta siya sa amin. Hmm. Tapos, ayun na, sumasama ako sa kanya, natin niya ako sa trabaho ko. Tapos ngayon po, yun na, hulog na ako sa kanya. Pero
hindi ko alam kung kami, walang nangyaring ligawan. Tapos, one time, nakita niya ako na pumunta ako sa bahay ng tropa ko. Wait lang. So, sabi niya, Kara, hindi niya alam kung sila? Oo, hindi niya alam. Teka lang, bakit niya in-assume? Anong ginagawa niyo para masabing parang kayo na hindi? Nag-ahalikan ba kayo? Opo. Yun. Hindi ka pa sure kung kayo ito nag-ahalikan kayo. Halikan lang ba? Ay, alamin natin. Babae ka, Kara. Sige. Timpangin natin. Halikan lang ba? Yun, kasi 2 months na rin lagi magkasama. Oo, nagpag ganun. Points na. Na? Yun na nga. Magalakas, gusto ko marinig yung part na yan. Anong ginagawa? Yun na yung pag ganun. Galing. Nagpag ganun. Pagkatapos noon, one time nakita niya ako umaga yun. Nakita niya ako na galing ako sa bahay ng tropa ko, kasama ko pa uwi yung tropa ko, ayaw niyang maniwala na dito ko sa bahay natulog. Gusto niya talaga, nagpipilitan niya doon ako natulog sa bahay ng tropa ko. Hindi naman totoo, tapos yun na nga, pare-pareho nga lang daw yung mga babae. Tapos sabi ko sa kanya, sayang kasi sa maling pagkakataon mo ako nakilala, kasi ako ginusto ko rin yun eh. Sumasama ako sa gimmick kasi hindi naman talaga ako ganun inuman para makasama ko siya, kasi sobrang attracted nga, sobrang yun na, hanggang sobrang fall na po ako. Alam mo, Kara, normal yan ha, ang babae kapag ano, kapag napafall, minsan buibigay. Oo. Ah, diba? Ang lalaki, pwedeng playtime yan. Correct. Diba? Kasi kaya ng lalaki. Gauge ng mga ano yan. Anyway, sa atin, hindi ko alam bakit ganun, ano? Pag na-in love kayo, kahit na walang commitment, ang tendency may nangyayari. Nasa pagitan pa ng mga legs ang puso, hindi ko alam bakit. Ano lang? Huwag niya imagine yung pangit. Mayroon magpa-check up. Mayroon magpa-ECG niya, no? Buka, misis. Kukunin po yung tibok ng puso niyo. Sorry po, mapakituloy ho. Ayan. Pagkatapos po, ngayon po, ayun, nagka-text kami kanina, tapos sinabihan niya ako na niligawan na nga daw siya. Ay, kawawa. Tapos? Ang masakit ka doon, sa akin pa niya tinanong kung ano daw gagawin niya. Ay! Pare-pareho talaga mga lalaki din eh. Bastos nga. But ganun. Diba? Hindi ka na friend zone natin, napak ganun zone ka. Ako naman, hindi ako nagalit ako syempre, pero hindi ako nag-text ng pangit, ano ganyan, sumbat, hindi. Tinanong ko lang siya, bakit sa dinami-dami ng tao sa akin, patanong yung bagay na yan. Hindi mo ba alam na nasaktan mo ko? Nakakawala kaya ng gana yun? Sa'yo pa itatanong, di ba? Wala naman ng point, kaya mawala ng gana eh. Di ba? hindi naman siya minahal ng lalaki at all eh. Naniniwala ka ba minahal ka niya ate? I love you, di naman kasi siya eh. Pag ano? Paghubad sila. Pag ganun. Di ba? Ano po, alam niyo po, ano kasi siya, parang hindi siya showy. Hindi siya yun bang mahilig mag ano, vocalize ng nararamdaman niya or magsabi ng nararamdaman niya. Ate, baka wala nararamdaman. Diba? Kaya wala kasama. Kung hindi siya showy at di siya na vocal sa nararamdaman niya, bakit naging vocal siya sa'yo sa pagtatanong na okay ba yung niligawan ko? Diba? Tama. Ba't sa'yo pa nagtanong? Baka vocal niya dun sa part na yun, ha? Siguro gusto lang niya akong saktan para wala na, kasi parang side namin ako yung nagpapakita eh. Nararamdaman ko. Anong tanong mo sa amin, te? Ano kaya pwede kong gawin, kasi habang tinitext niya sa akin yung may smiley. May smiley? Pangasa rin, no? Panggago. Anong pwedeng ano dyan? Ano ba pwedeng iyan? I-reply na ano? Emoticon? Yung may sungay, yung pula? Hindi ko po kasi talaga kaya sa dami na kasi namin
Lagi niya akong natik sa trabaho ko. Yun bang parang si Taylor siya? Anong tanong mo sa amin, Ad? Anong tanong mo sa amin? Ano kung dapat kong gawin ito? Text ko pa ba siya? Or let him go? Or... Teka lang, let him go? Bakit naging kayo ba? Hindi. Move on, hindi naman naging mag-on. Sobrang sakit kasi talaga eh. Ginusto mo eh. Umasa ka din naman eh na pumayag ka din naman sa setup na ganun, di ba? Kasi siyempre mahal ko siya, wala akong lakas ng loob para magtanong. Pero hindi matutuloy yung setup niyong ganyan kung hindi mo hinayaan. Tama! Hinayaan mo din. Tama! Sobrang pagmamahal siguro. Hindi, malandi ka rin. Katangahan. Pagmamahal. Di ba? Maglalokan pa tayo dito. Pagmamahal ba yan? Ate, nasa ka ngayon? Bahay po. Saan banda? Pasig po. Punta ka dito, dali. Bakit? Gabi na magagalit kuya ko. Nakamutin kita ng blade. Pangakamot ko sa yung blade. Pinumpino. Ganito ano. Huwag na lang, Kara. Ayaw ko manero mo ngayon eh. Ano ako sa mood. Okay. Jessica. So? Ayan. Honestly, you are asking the wrong question. Diba? Papa Jack, do I let him go? Kara, do I let him go? Hindi naman yun ang tanong. Hindi naman naging kayo eh. How will you let go of someone, diba? It's never yours. Mm-hmm. Never a part of your life. So, ate, go on with your life. Alam mo, unang-una sa lahat, binabastos ka ng lalaking yan. Correct. Para ikaw pa yung tanungin. Diba? Honestly, ang tingin sa'yo, ako lalaki ako, Kara. Mm-hmm. From a point of view of a guy, ang tingin sa'yo ng lalaking yan sa usawan lang. Walang emosyon. Diba? Pampalipas oras. Diba? Wala nang iba. Kasi imagine mo ha, hindi niya kinonsider yung mararamdaman mo. To ask a question kung paano man liligaw, eh kailan lang nakahubad kayo dalawa magkasama. Mm. Parang ano mo, respeto man lang, di ba? Mm. Delikadesa. Big word! Wala lang. Ewan ko sa'yo. Makasara ironin mo lang. Di ba? So ate, wala kang dapat tanungin kung ililit ko mo siya o hindi. There's no point of asking the question. Hindi man kayo eh. Hello? 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 Hello po. Ilang beses ba nangyari sa inyo? Hindi ka bilang, no? Ang dami ho, ay grabe ho. Grabe ko talaga, ay grabe ho. Lagi. Ilang beses? Five. Mukha mo. Hindi siya sure, five? Opo. Ate? Opo. Okay, ganda na. Let's state the obvious, Kara. Hindi mo siya jowa, tama? Hindi po. Okay. So, paano mo let go yung hindi mo naman jowa? Pangalawa, ate, ang naging samahan lang ninyo, I don't know about you, di ba? I'm sure ikaw na in love ka sa kanya, tama? Pero siya, ate, maliwanag na ginamit ka lang niya. And guess what, ate? No surprise, nagpagamit ka sa kanya. Mm-hmm. Mahal ko siya. Wala kang pakialam. Diba? It does not mean, diba, and it will never be okay na dahil nagmamahal ka at mahal mo siya, hindi ibig sabihin na libre maging tanga. Alam mo, Kara, when you fall in love, ang pagpapakatanga ay normal. Actually, requirement ng pag-ibig ang pagpapakatanga. For the right person. Pag hindi tama yung tao, walang pangit magpakatanga. Masarap magpakatanga for the right person. Kasi may sukli yan eh. You will be emotionally vindicated for the right person. Kung hindi naman tama yung tao, huwag kang pakatanga. Diba? Kasi pag nagpapakatanga ka for the right person, ang tawag doon, nagmamahal ka. Mm-hmm. Pero pag nagpapakatanga ka for the wrong person, tawag doon, tanga ka lang. Mm-hmm. Ate, pili ka. Nagmahal ka o tanga ka? Mahal po. Ang tanga ka. Paganda yung pagod-god kito niya. Bakit tamang tao ba yung pinag-alaya mo ng ano, panty mo? Ha? Yeah. Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon, di ba? Hindi pa kayo na may nangyayari na.
Alam correct. Mo, di ba, alam mo, Karam, may tumawag dito? Mm. May tumawag dito, ano? Anak abon sa kanya manliligaw niyo. Mm. Ang sarap ang ligaw, ha? Imagine mo. Pakaayop. Ate? Yes, po. Kare ko na dyan. Isaw. Hinayaan mo kasi siya, Ten, na maging ganun. Kaya tinan mo, nasanay din siya na basusin ka. Nagtanong pa siya ng mga ganun bagay kasi parang iniisip niya, eh, kung ito nga, nakukuha ko nga ng libre sa ganun pamamaraan, eh, magtanong pa kaya, eh, di parang wala na lang yun sa kanya. Diba? Sobrang sakit. Bumalik nga sa'yo. Don't let someone get comfortable with disrespecting you. Ayo pa, big word! Bakit ba? One mo kayong pinractice. Charot. Pangulit. Don't let someone get comfortable with disrespecting you. Lagyan mo ng kasi ng konti. Comfortable. Uncomfortable. Comfortable. Dali, pakisabi. Don't let someone get comfortable with disrespecting you. Ano ba yan? Tama yun natin, di ba? Diba? Inalaw mo siya. Mm-hmm. Alam mo, eto, Kara, modern days na ngayon. Modern age na tayo. Marami din akong kilala. They wanna play around. Babae rin, di ba? Pero alam nila, sarili nila na playing around lang. Mm-hmm. Di ba? If I get hurt in the process, it's my fault. So, it's ano on me. Mm-hmm. Di ba? Pero yung nagmamahal ka at para baka main love sa akin to, ate, papahubad ka ng pandi sa lalaki, it's a wrong move. Mm-hmm. Kachipan yan. Di ba, Jessica? Opo. Oh, di alam mo, chip ka. Ginamit mo yung panty mo para mahalin ka, hindi kami nahalo. Sana. Diba? Alam mo, pasensya ka na kung masakit ako magsalita ate. It's for you. Yung pain, Kara, it teaches us so much. Sabi nila, diba, experience is the best teacher. Honestly, ang kompletong sentence niyan, painful experience is the best teacher. Pag nasaktan ka, matututo ka. Diba? It's when you learn. Walang kibo. Kailangan ba lagi may experience mo? Na masaktan? Hindi. I mean, yung kagaya niyan, kung alam mo namang mali, huwag mo nang pasukin. Kaya hindi mo na kailangan i-experience pa. Oo naman. Kasi alam mo na nga mali, di ba? Alam mo na nga kung anong kahihinatnan. Well, I'm sure, Kara, in the process, itong si Jessica, yung lalaki, di ba, she was led on. I'm sure pinakitaan niya ng mabuti, di ba, para makabara ng panty yan. Di ba? Ang malalaki, ninja, Hokage yung mga yan eh. Di ba? Dapat hindi mo isinuko ang bataan. Di ba? Di ba? Huwag kasing gano'n. Ate! There, you have no problem right now, honestly. Wala kang problema. You have a reality. And reality cannot be solved. It diba, it needs to be faced. Harapin mo yan. Hindi mo siya jowa, kailangan mo tanggapin natin na maybe he belongs to somebody else. And you belong to somebody else as well. Ano na kaya mo, Kara? Candy lang to. Thank you. Wala na. May tanong ka pa po? Mahirap kasi. Ano ba mahirap na part? Kasi po, ano sila ng tao na nakasalamuha ko, connected kami. Siyempre, pag nakita ko yung tao niyan, maalala ko siya. Well, ganun, kasama yan. May ganun talaga, kailangan mong ano. Pinasok mo yan eh. Paglabanhin yun. Hindi ko nga alam kung paano. Ikaw ba, Jessica? Jessica? Yes, po. Hello? Ano tawagin nito? Mga apat ang tawag ba sumagot? Sorry. Jessica? Yes, po. Yun, oh. Yes! Jessica? Yes, po. Oh. Galing. ganito. Ikaw ba nare-realize mo ba na kasalanan mo kung ba't ka nandiyan ngayon? Kasi sinabi ko na rin kasi dari sarili ko. Sagutin mo yung tanong ko, wala akong pakialam kung ano sinabi mo sarili mo. Ate, baka sumagot siya manumagbo ka. Ako, ganun. Alam mo, kasalanan mo to. Alam mo, kasalanan mo to, di ba? Opo. So, ang dapat mangyari, matuto, di ba?
May motor. Ang dapat mangyari, di ba, dapat matuto ka, tama? Apo. Sabihin mo sa amin ni Kara ngayon, ano ang natutunan mo sa nangyari? Hindi ko pa alam. Hindi daw niya alam. Ay nako ate, ang dapat ang matutunan. Respect yourself enough to know that you deserve the best. Diba? Nag-google ka, no? At busy si ano, nagka-type. Si Rocky. Anyways, Jessica? Yes, po? Thank you for calling the show. You don't have any problem. You don't need any help. Honestly. Hindi mo sa boy? Ano po? Pwede po mag-request ng kanta? Yun pala yun eh. Okay. Ano pong kanta? Hindi magbabago at saka I never thought. Ah. Eh, nag-thought kayo eh. We never thought. Nag-thought kayo. Ang baso sa ito. Ba't ako? Ate? Yes po? Sorry, walang request. Thank you sa pagtawag. Alright? Sige na. Ganyan ang buhay, mga kaibigan. It's not everything you want, di ba, will be yours. Tama? Yes. Hindi lahat, mga kaibigan. Okay lang, ate. Naghiwalay kayo. Si Brad Pitt kasama si Angelina, naghiwalay. Kaya nga eh. Si Mickey and Minnie Mouse na gawing strong talaga ngayon. Salamat sa pagtawag, Jessica. Sige po. Bye-bye. Thank you. Ay, nako. Alam mo yung kantang nirequest niya, Kara? Oh. Ano yun isa? I never thought that... Di ba yan yun? Hmm. Ano yung isa? Hindi magbabago? Anong kanta yun? Hindi ko alam. Baka yung ano, at hindi magbabago. Baka. Ang takbo ng puso ko, wala nang hahanapin pa. Wow. Ang di ang pem-pem. Kumakanta siya. Ano ba yan? Bastos. Pem-pem. Ano ba yun? Puso. Ah. Ang baboy na ito. Mahiga ba? Mahilagang natanto. Mula sa ulap ang takbo, mananatili to. At hindi magbabago. Yun. Yes. Baka yun yun. Oh, yun na nga. Ganda yan ha. Sa cover. Yung mukha mo? Ha? Tapos lang, tama. Ewan ko sa'yo. Uy, tawag ka, kaibigan. Over 8-3-61-71 or 1-800-10-105-683. Babati lang mo kami. Hello sa members ng International Philippine Martial Arts Federation. Kambatan, ano to, Crisor. Photography, Otako Underground Society at sa mga friends ko. Sa cosplay community, see you in Cosplay Mania 2016. Pati na rin naman kasama ko sa PLDT Skolt. Maligayang pakikinig po. Claudine Pascual, mahal na mahal kita. Sabi dito, PLDT Skolt branch, Gina Bartina, Shelly Viado, Rax Bedi, Com Anyo, JM, Halandoni. Happy listening po. Babati po kay ano, Charisse, happy birthday at sa team Bonac ng MIC. Pati na rin po ang minions. Pakibati rin po ang girlfriend ko na si Jirel Certeza ng Tagig. Mga kaibigan, pardon me for the way I talk tonight. Ang sakit po. Meron akong apat na malaking singaw ngayong gabi. Tatlong araw na ang sakit. Nakakain ako ng alikabok yata. Ko lang. To Judith. Pero maligayang pakikinig po. Ayan. Walang pangalan, walang pabati. Advance happy 8th birthday kay Mikai Fulgar. Wish you all the best. God bless. You and your family always. We love you. Tita, from Tito Rey and Tita Marizuan. Ayan. Hello po. Maligayang pakikinig po. And Rhea, Monique, and Trixie. Thank you, Papa Jack and Kara. Sabi dito. Batiin ka dyan, Mars? Mars? Meron. Ito na. 40th birthday ni Neng De La Gracia. Hello po. 17th birthday ni Charles Brian De La Gracia. At hello kay Eliza Estremera. At belated happy birthday din kay Annalyn Cura Roaquin. Jong Roaquin, hello po. Happy listening to PNP Batch 1501 si Club Diwa from J. Laksamana. Hi Helen Reyes family at saka Agapay family. And get well soon kay Jane Camille Mendez. And happy listening to Yen Dumay Saison Gripo
Grepo. Sorry po, mali po. Nay, ba't ganyan ka? Sorry na. Maiko Kabuhat. Tama po ba? Mali-mali ang pagbasa ko. Hindi, pangit sulat. Ikaw. Shane Marcelino. Yan, pag ganyan, Kara, huwag mo sabihin ano, malibasa sa pangit sulat para sila may kasalanan. Sige na, ha? Pag-rate po ko sila. Kajezel Balseda. Nai-miss ko na siya. Sabi ni Rafael Garshal. Ayan, lokal ng Quiapo. Thank you po. Cheryl Morales Garcia of Queens, New York from Randall Garcia. Pwede, lambing kami yung basa niyan. Mm-hmm. Asawa ni Sabian. Ay, talaga ba? Ito sabi, pakisabi Papa Jack na mahal ko silang mag-ina ko. Sila po ang buhay at mundo ko ni Aisha. Sweet naman. Makasali lang sa story. Miss Wendy and Miss Elaine na nasa office pa rin. Nag-overtime. O, top. Happy weekend. Pag-ibig fund pa sa employee. Salo po, Dobby Jane. Pwede mag-loan pag-ibig, no? Ha? Pag-ibig fund, pwede mag-loan? Oo. Gusto mag-loan, ma'am ba? Sino talaga pag-ibig dito? Ay, talaga? Mamaya. Close tayo, ha? Pinag-pinag kita kagabi. Yes. Hoy, Kara, may caller na lalaki. Okay. 13 years old, mga kaedad ko. Ay, kaedad ay? Mo. Oh, hello? Hello po, Papa Jack. Ayan. Hi, Angelo. Say good evening to Kara. Good evening po, good evening po, Kara. Hello. Hello po. Hi. Hi po. Ngayon mo, walang katapos ang hello. Tsaka ano? Kaya lang. Okay po. Anong okay pangalan mo? Angelo po. Angelo? Opo. Nang Rizal. Ang bata mo naman, 13 ka pa lang. Oo nga po. Okay. May love so may love problem ka? Actually, hindi po naging kami ba lang, ano po, problem lang po sa crush ko. A crush? Crush pa lang problem na? Bakit? Anong meron? Sobra naman yun. Kasi po, matagal lang po kasi kami nag-uusap. Kaso lang po kasi yung best friend ko po kasi may ginawa. Tapos, yun lang po dahil po kasi ginawa niya, pinagkalat niya po kasi. Tapos, nakita po ng crush ko tapos hindi lang po pinansin. Anong pinagkalat? Bali po kasi nung pinakilala ko po kasi siya sa ano, pinakilala ko po yung crush ko po sa kanya. Sabi ko po sa kanya, huwag niya po ipagkalat. Tapos, ginawa niya po, parang naganap po ata siya ng profile pic namin sa FB. Mm-hmm. Tapos, pinagdiki, ano, parang inedit po niya, pinagsama mm-hmm. po niya. Mm-hmm. Tapos, ewan ko po kung paano po nakarating sa crush ko, pero parang nakita po kasi. Ayaw mo bang malaman? Ayoko po kasi parang gusto ko pa i-maintain na private lang. Oh, yung pagkakakrush mo sa kanya. Opo. Pero alam yung crush yung bawat isa? O ikaw alam yung crush sa kanya? Idabin ko na po sa kanya. Sinabi naman po niya na marami naman pong nag-ani, marami naman po nag-co-confess sa kanya. Ganda, kaya, ganda, ganda. Actually, marami nag-co-confess sa akin eh. Tapos, ano sabi niya? Galawang Kara. Ang dating oy. O tapos? Tapos po ano, tinanggap naman po niya. Tapos parang okay lang naman po sa kanya na nagka-crush ako sa kanya. And then parang okay na rin naman po yung relationship, yung ano, pag-uusap namin. Then nung nalaman niya po ni ano, ni nung best friend ko yung ano nga po namin, yung pagkakaibigan namin, parang di na po, ginawa na niya po yun. Tapos po parang tinanong po ata nung best friend nung ka-service niya. Mm. And then parang tinanong yung pick, kung tinanong kung ano, parang di ko po alam kung binigay ng best friend ko yung picture sa kanya. Mm. Tapos po yung ka-service po siguro, parang curious rin po kasi yung crush ko kung may okay lang ba kami, tapos gano'n. Eh so, ginawa po siguro nung ka-service niya, parang sinend po siguro yung picture. Tapos nung isang araw po, nagulat na lang ako, bakit sinabi sa akin, pinakita sa akin yung picture through PM. Mm. Ano ba nga, Brad? Picture or picture? Yung picture po. Picture, picture. Akala ko picture, yung akala ko one picture of beer, gano'n. Maka-joke lang, tapos, bakit ba? Tapos po, nagulat na lang po isang araw, sabi niya sa akin, naka-all caps, ano daw yun. Mm. Tapos, in-explain ko naman po, parang, hindi nagalit po ako sa nun, sa best friend ko nun, tapos siningaw po ako po pangalan niya. Tapos, sinabi ko po sa kanya na hindi ko po pinagawa yun. Tapos, siya lang talaga mismo yung gumawa niya. Parang, ewan ko lang po, naniwala po siya akin sa, naniwala po siya sa akin nun, or nung time na yun, or, basta po, pero po, parang okay lang naman po yata sa kanya. Nag-sorry po ako na ganun niya po yung attitude ng best friend ko na hayaan na lang po niya. Tapos, ano naman po, okay naman po sa kanya. Pero po, Anong tanong mo, pangalan ni Angelo? Si Angelo.
Ano po, kasi po, ano, nung isang araw din po kasi, nung nangyari po kasi sa teacher niya, parang nainis po siya. Tapos, sinabi niya po kasi na ngayon, na ano, wala daw pong kwentang kausap. Tapos, ano po, wala raw ang kwentang kaibigan. Tapos, hindi ko po alam kasi yung paano ko po siya makakalimutan. Yun nga, ang dami ng kwento, kakalimutan lang din pala niya. Gusto makalimutan? Opo. Inom ka ng milk, tulog ka na dun. Ang lalim ng problema ni kuya. Ay, nako. Angelo? Pa. Ako kami ni Ate Cara, we respect, di ba, yung emosyon ng ganyang teenager. 13, tama? Honestly, Cara pa ganyang edad, very ano yun, aggressive. If you want to have a good meaning or definition of the word love, di ba mga kaibigan, magtanong ka ng teenager. Marubdob sila magmahal eh. Di ba? Kasi Cara pa ganyang edad, they only have very few things important sa kanila. Barkada, gadget, gaming nila, crush, that's it. Pag tumanda na kasi, marami na, bayarin sa bahay. So, yung emosyon nila, buong-buo sa ganun. Nandun nakabuhos yung buong attention. Kaya pag nasaktan ng mga teenager, kala mo katapusan ng mundo. it's all they think of every day, di ba? Pero ganito, ano, ang problem mo kasi yung crush mo, tama, nagalit sa'yo. Honestly, brother, na-offend siguro yung girl kasi baka mamaya ayaw niya nang ginagawa sa kanya yan. I-edit yung picture kasama mo. But parang nonetheless, parang hindi po kasi nakita pa ako, na... Sure. Sige po, sorry po. Angat-ngat din kita. Diba? Nonetheless, if you already said sorry sa kanya, wala nang point na ilang ka pa. Nag-sorry ka na eh. Mm-hmm. Wala ka namang ginawa talaga masama. Hanggang doon na lang. Pero gusto nga niyang kalimutan. Mag-aaral ka mabuti. Makakalimutan mo yan. Again. Kasi Boba Pachot, di ko po kasi maiwasan makalimutan kasi... Magkahapon lang naman to, Brad. Ano ka ba? Nilipas din yan. Hindi ko rin po kasi siya makalimutan kasi parang araw-araw ko na rin po siya noon kaano kausap. Tapos parang wala pong ano, lahat po ng mga araw ko buhol dahil sa kanya. Kaya mo? Yes. I do birds suddenly appear. Brad? Pa? Kung ang tanong mo, technically, paano sa kalimutan, there's no way. But you can refocus your energy to another things like going to school, doing your assignments very well, joining extracurricular activities, di ba? It's not the end of the world. You are just 13 years old. Okay po. Tapos. Ano makaraan ang sabi? Mulong ka naman. Alam mo, sa ganyang age, normal lang naman talaga na makaramdam ka ng ganyan. Pero along the way, marami ka pang makikilalang tao, marami ka pang magagawa sa buhay mo, marami ka pang ma-achieve na gusto mong mangyari sa buhay mo. E di, huwag ka na lang muna mag-focus sa kanya, sa kakaisip sa kanya na yung tungkol sa love life mo, di ba? Pwede ka namang mag-focus sa mga bagay na pwede mong pagkaabalahan. Ano ba yung hilig mong gawin? Yung mga hilig mong gawin, doon ka mag-focus para lalo kang mag... Alam mo yun? Tama, Cara. Dapat pala ikaw upaya sa kanya. Bakit? Dahil 13 ka na una ka mag-jowa. Oo nga eh. Ito nga, kaya nga sinasabi ko sa'yo kung ano mag ginawa ko nun eh. Diba? Para mag-sign ka sa mga bagay na gusto mong ginagawa mo. Diba? Tapos, habang tumatagal, hindi mo na mamamalayan. O, diba? Nag-i-enjoy ka na sa ginagawa mo. O. Ano bang sports ang gusto mo? Mga ganyan. Ano yung sports mo, Brad? Basketball po kasi. Basketball ka lagi. Opo. Saka yung mga friends mo. Kasi lilipas at lilipas din naman yan. Dati naging patay na patay ako sa isang crush. Sa kanyang high school. Kakarazi ko yung pinsan niya. Nangingip ako ng picture sa album nila. Kunin mo yung picture sa album. Ay, uso kasi yun dati yung picture. Tatago ko lang sa bag ko. Ganyan. Tapos kapag kakawento ko yung mga barkada ko, pinapakita ko, Brad, tinamo yung crush ko. Ang ganda. Pero never niya akong pinansin. Oo, never. Never niya akong pinansin. So, ano nangyari? Sorry siya ngayon. Ganun. Diyos. Okay, fine. Pahambog eh. Kalampumog yun na gusto. Pero kailan mo unang naramdaman yung ano,
May nagkakaano ka, na in love ganyan. Ako? Puppy love ganun. Yung parang ano, yung may tugdug ganun. Hindi, hindi ako ganun eh. Ay, hindi ba yung unang-una nakita mo yung tao, may may naramdaman ka? Wala, wala, wala. Never? Oh, talaga? Ano ako, nag-merenda ako ng anesthesia. Ha? Dinedi ko nambalta ko ng anesthesia. Ah, ganun? Manid ako ever since. Talaga? Hmm. Ano ako, that's why, ay, nakikinig ka, Angelo? Apo. Ah, sige, ma-opi ka muna, ha? Okay lang po, Papa Jong, sanay naman po ako. Yan, ha? Hugot, ha? Hugot pa. Diba? Actually, ano ako, Akara, I always say na I'm graceful sa pain. Mm. Kasi hindi talaga big deal sa akin ang pain. Talaga? Hindi ko alam kung bakit, pero pagkatao ko yan. Mm. It does not mean I get hurt. It does not mean I don't get hurt. But I just deal with it ng, ano, ng maayos. Swabe lang. Mm. Hmm, bira lang. Bira mo makikita. Nung nag-first girlfriend ako, walay lang. Second girlfriend, walay lang. Tsaka lahat nung naging girlfriend ako, nakipag-iwalay. Ano lahat ng... Lahat nung naging girlfriend ako, nakipag-iwalay. Ikaw nakipag-iwalay. Oh. Kasi, di ba minsan, ang lalaki will stay in your life kahit na ayaw na only because naiiya siya makipag-break. Dahil lalaki nga naman, ma-offend kayo. Pero ako hindi. Kaysa lukuhin kita, I'll tell you bluntly on your face, ayoko na. Mm. I mean, you have to move on with your life, ikaw na lang. Mm, yes. Ganun, totoo nga. Mm. Kaya nga, di ba yung kinanto last time? Ano? Yung nakipag-break ako, inabol ng aso. Kasi sabi ko, ayoko na. Maging magkaibigan na lang tayo. Sumiyak na malakas. Sabi ko, mag-iarak, marimig ako na nanay mo. Sabihin niya, ano, kinaano kita. Alas 8 ng gabi sa probinsya, nahimik yan eh. Mm-mm. Tapos marinig nung ano, gumaganon. Tumakbo ako palabas ng bahay nila. Talaga? Tumakbo siya, pas, hinabol ako. Hinabol siya ng aso. Alas ako, umiyak. Ba nakikinig, sabihin niya, isisira ako siya. Wala lang. Go back to Angelo. Okay. Angelo, back to you. Thank you. Salamat sa pagdawag, ha. Sige po, Papa Jack. Maraming salamat din po. Ayan. May miss ko. Mag-thank you kay Kara. Malaki na tulong yan, ako. Ate Kara, maraming salamat po. Ayan. Ano bang tip mo sa kanya, Kara, pag may crush? Ano ba yung dapat di ginagawa? Ano dapat na hindi ginagawa? Hmm. Para hindi magalit yung crush. Kasi I'm sure at some point I'm sure at some point, Kara, yung babaeng yung crush nito, may gusto nito kay Angelo. Para kausapin araw-araw. Mm-hmm. Tsaka hindi magagalit yung walang gusto yan. Oo. Tsaka malam, magbati pa sila, di ba? Yun nga lang, ang risky kapag nasa, ano ka, pag teenager ka, kasi teens eh, may tendency pa yan na magbago-bago ng ano. Pwedeng crush ka na ngayon, bukas hindi na, agad-agad. Ganun kadaling minsan, pwedeng mawala, pwedeng tumagal. Kasi nga, di ba, nagpa-fluctuate pa ng feelings. Hindi kagaya pag matanda ka na, alam mo na kung ano yung gusto mo, maliwanag na yun sa'yo. Marami rin matanda, di yung gusto. Ah? Hindi, I mean yung kagaya ng ganyang feelings, yung crush-crush. Kilala ka ako eh. Ano? Kasama akong kumain sa Yellow Cup kagabi. Pangalan, sorry. Ah, nakikinig yung best friend ko. Hindi pa ano. Anyways, Angelo, salamat sa pagtawag. Sige. Hindi mo babalak, salamat. Bye-bye. Thank you, mga kaibigan. That was our, I think, fourth caller, ano? Panglima na. Ano, fifth. Fifth na? Mm-mm. Panglima nga. Kinrek ko pa ako, hayo ba? Ewan ko sa'yo. May galit ka sa akin, ha? Bakla ka ng taon, ha? Ay, nako. Anyways, uy, mga kaibigan, tawagan niyo ako over 8-3-2-61-71. Si Kara na ang bahala. Pag-usapang ano, nakaraan si Kara, mga kasagot niyan. ano to? Ano to? Hmm? Feel Clean Technology Corporation. Imelda, Jean Ward, Aina, Wang, Raymard, Maricor, and Alona. Happy listening po, maligayang body. Happy Mind, sorry, sa love of my life. Sana tumagal pa tayo kahit hindi mo naaalala, I love you. Walang ano, walang pangalan, wala rin ano, nagpapabate. Malamang, babae to, lalaki siya sabihan. Ano mga lalaki, di ba? Walang kakawin. Hindi nakakaalala eh, no? Date ako. Mga lalaki, walang kwenta sa date. Mm-mm. Ako nga, oh, wala akong maalala. Kagabi lang, topic ko yan on air. Talaga? I remember very, very few things. I remember my birthday. Ba't in-injectan ka ba? Hindi ko alam. Gifted ako sa ibang bagay. Halimbawa, remember? Ako naalala ko talaga yung mga dates eh. Babae kasi. Mm-hmm. Hmm, babae. Ang lalaki, we are good with directions. Mm. Kahit pagulungin mo kami, we will always know where is north.
Eh, ba't may alam ako lalaki, kabisadong-kabisado yung mga dates, ha? Oh, lagi. Every mansary. Mag-ingat ka dyan. Bakit? Baka hindi lalaki yan. Ay, hindi ako naniwala. Hindi, honestly. Wala sa ganun yun. Hindi, may mga naalala akong mga dates, pero selective. Mm-hmm. Ayun nga, selective. Kaya ano? Hindi sabihin. Kaya pag may jowa ako, yan ang unang sabihin. Sasabihin mo, wala kang alala. Down the line, I will forget na mansay natin, may special dates tayo, huwag ka na magalit kasi pagkatao ko talaga yan. I will never remember. Mm. Imagine mo ha, I remember my birthday ng nanay ko, yung birthday ng anak ko, I only have one daughter. Mm. Diba? I have to look at my phone to remember her birthday. Talagang zero. Diba? But I remember birthday ng classmate ko nung college, hindi ko kaano-ano. Weird. Diba? Tapos birthday ng kapat kong isa. That's it, wala na. Hindi ko na maalala. Kailan birthday mo, Kara? Next year pa. Okay, advance. June 12. Nabati kita ngayon, ha? Wawa. Ay, June 12? Oh. Independence. Oo. Mahirap makalimutan yan. Independence Day, no? Uy, tawagan nyo kayo mga kaibigan number 8-361-71-1-800-10-100-5683. Si Sir Ho, si Sir Jag ng Metro Bank, nakaantabay, maligayang bati, maligayang pakikinig pa, kamusta? Ano to? Si Ayoni Chan, yung classmate ko ng college. Pag-read naman, listening kami na, sabi ni Ayoni, maligayang pakikinig pa. Thank you. Aha.